Ang tao ngayon, sa puso pa lamang niya, pag pinaniwalaan niya yung testimony ng Espiritu Santo na sinasabi ng Scripture patungkol kay Kristo, dun pa lang, righteous ka na. Wala ka pang ginagawa. Hello? You are already righteous. God imparted unto you righteousness. And that righteousness is the righteousness of the King that you believe. The righteousness of the Lord that you believe. Kaya ganun katindi ang pagtingin sa iyo ng Panginoon. At kapag ginaunawaan mo rin yan, I glory to the name of Jesus. If you understand your righteousness in Christ Jesus, you understand that you are qualified with all of God's blessing. At hindi lamang ikaw qualified, si Kristo ang siyang mong karunungan. Alam niyo ba ang karunungan? If you make Christ your wisdom and Christ is your wisdom, in every situation that you are in, the Lord will give you wisdom to solve whatever problem you have. Kaya nga po, ang tao na kinikilala niya na si Kristo ang siyang karunungan ay natutuwa siya ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya sapagkat nakikita niya ang nagkakaroon siya ng karunungan upang resolbahin ang anumang sitwasyon, anumang problema na kanyang kinakaharap. Alam niyo ba yung mga naiisip ninyo na solusyon minsan kapag nakaisip kayo, diba, mayroon kayong problema. Tapos nagpe-pray ka, Lord, you are my wisdom. Lord, you are my righteousness. Thank you that I'm qualified with all blessing because of the righteousness that I have dahil kay Kristo. At hindi ko lang katuwiran si Kristo, ikaw siya rin ay karunungan ko. Lord, thank you. And now, Panginoon, sa difficulty na kinalalagyan ko ngayon, thank you that you are my wisdom. Tapos bigla mamaya, makakaisip ka ng ano? Ang gandang solusyon. Uy, ganda nun na. Oo nga. Diba? So, ngayon, alam mong very much effective at tuwan-tuwa ka na. There is joy overflowing in your heart right now. So meaning, it is the Lord through the wisdom of the Holy Spirit and the wisdom coming from our Lord Jesus Christ leads you. Kaya dun po nag-ooperate yung tinatawag na si Jesus ang karunungan mo sa sitwasyon mo. Hindi nyo makita, dami nyo lang mga pinagdaanan na mga problema hanggang ngayon buhay pa kayo. Diba? Ang dami nyo na rin mga sakit at karamdaman na naranasan. Naranasan nyo ng naghihingalo. Naranasan nyo ng halos bumigay. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin kayo. Amen? Ibig sabihin, maraming ulit na kayong niligtas ng Diyos at maraming ulit na nating napatotohanan ang Diyos ay buhay. Dumating rin yung time na walang-wala kayo, tama? Amen. O ngayon, tingnan nyo. Nag-uumapaw kayo. Paano mo malaman na kayo nag-uumapaw? Tingin ka sa tiyan mo, laki na, di ba? Ibig sabihin, hindi ganyang kalaki dati. Baywang mo, hindi ganyang kalaki dati. O, di ba? Ibig sabihin, nag-ever-increasing ka. Nagmamanifest yung ever-increasing sa'yo. Oh, glory to God. A heart believing unto righteousness and a mouth making confession unto salvation are not really two things but two sides of the same thing. Okay? To be saved, one must attain righteousness. Hindi ka pwedeng magkaroon ng buhay na wala hanggan, na wala hang katwiran, kapatid. Kaya kinakailangan ngayon, maintindihan mo that when you believe Christ, you are made righteous in Christ Jesus. Now, kung ang gagawin mo ay maging matuwid ka sa harap ng Diyos sa magitan ng gawa mo, kapatid, kahit hanggang sa huling hininga mo, hindi ka magiging matuwid. At ang taong naniniwala that he can be made righteous by his own deeds, by his own acts, by his own effort, hindi niya kailangan si Jesus. You cannot confess Jesus as Lord and Savior if you know that you can make yourself righteous in your own way, by your religion, by observing laws, rules, and regulation of your religion. Kapag yan ang pinapaniwalaan mo na magiging, magbibigay sa'yo ng katwiran, then you don't need Jesus Christ. Hindi mo i-confess that Jesus Christ is Lord. And you cannot believe it in your heart that what He did at the cross made you righteous. Ngayon,
Kung naniniwala kay Kristo pero hindi ka naniniwala na ang katwiran mo ay galing sa Kanya, then you're not believing Him. You're not believing actually Jesus Christ, if that is the case. Kaya ang lahat ng taong naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas, Panginoon ng kanyang buhay, ay naniniwala na si Kristo ang kanyang katwiran.